Andito tayo ngayon sa isa sa mga paupahan namin. Basang-basa ako kasi nagpaligo ako ng aso katatapos ko lang magpaligo ng aso. Tiningnan ko dito yung itong paupahan na to kasi umalis yung nangungupahan dito. Titingnan ko kung may babalik pa ba ako doon sa naibigay nila na advance kasi may 2 months advance sila, pero titingnan ko kung may maibabalik pa ba ako ng pera. Pag walang makasira dito, maibabalik ko yung pera sa kanila kasi doon sa usapan namin sa pinirmahan nila, ako na ang bahala sa pintura, pero kailangan walang madaming mga pinagpakuan kasi pinagbabawal ko yung pinagpakuan. Tapos pag may mga sira, ayan, babayaran nila kung anong mga nasira dito. Tapos ikwentahin ko kung may maibabalik pa ba na na pera sa kanila. Ngayon, nakita ko na. Hindi ko ipapakita sa inyo yung CR kasi ang itim-itim talaga. Bumili ako ng muriatic acid. Ngayon, ipapakita ko sa inyo kung anong mga na-damage nila dito. Ayan, medyo madilim. Tingnan nyo yung ating sa may ibabaw. Kailangan na talaga pinturahan din siya kasi ayan o, maitim na. Tumira din kasi sila dito ng 3 taon. Nakatatlong taon sila dito. Kaso, sa mga pinirmahan, sa mga, pinapirmahan ko sa kainin nila, may roles ako doon na yun ang naging dahilan kaya umalis sila. Kaya pinaalis ko sila. Kasi para din sa safety ng ating mga nangungupahan dito. Ayan, kung napapansin ninyo, itong sa bintana is cream na punit nila. Ayan, punit nila yung is cream. Pero okay lang ito. Basta okay lang ito. Mas maganda kasi sana yung may is cream. Kasi kahit nakabukas yung bintana, siya, hindi papasok yung lamok or langaw. Ito yung nasira nila na punit. May mga anak din kasi yun. Siguro, hindi ko alam. Papatingnan ko kung bibili na lang siguro ng screen. Tapos palitan na lang ito. Kasi meron naman silang, deposit. Ay, yung advance na. Kaso parang kukulamin yung advance nila. Kasi ito, katulad nito, sira. Sa mga pinagpakuan naman, ito lang naman yung mga sa pinagpakuan nila. Tapos, nandito pa yung kanilang wifi. Gumagana pa daw yung wifi. Ayan. Tapos, mamaya siya pupunta dito. Ayan lang naman yung mga pinagpakuan nila. Ayan, may sinulatan. Bawal kasi sa amin, nakalagay doon na bawal. Sulat-sulatan yung dingding. Ayan o. Ito mga pinagpakuan ito, pero yung skin coat lang. Andito pa yung pinaglagyan nila ng TV. Ayan o. May nakabarina. Tatanggalin siguro tong barina, tsaka lagyan din ng lagyan ng skin coat bago pinturahan. Dito sa nila sa lababo, okay pa naman yung yung cabinet na bakbak lang yung dito banda o pintura lang siguro ang kailangan diyan. Tapos ito yung mga naiwan nila, may naiwan pa pala sila dito na thermos. Tapos Shuktong, umiinom pala siya ng Shuktong. Ayan o. Umiinom siya ng Shuktong, hindi pa na buksan. Siguro para di siya mabuntis. Tapos meron pang tako rin na okay naman dito. Wala naman na sira dito. Ito lang, ang pinalit nila plastic. Stainless kasi ito dati nung pumasok sila dito. Pinalitan nila ng plastic. Okay na rin yan. Tapos, yung ilaw. Dito. Yung ilaw dito, ayan, wala.
hindi nila nabilhan. Siyempre, ibibilang pa natin yan sa ano, sa mga babayaran nila, ibibilang yung ilaw, pati yung ilaw sa CR, walang ilaw sa CR. At saka yung pinto, kung mapapansin nyo, hindi ko na ipapakita yung CR kasi nakakahiya. Ayan o, meron siyang, ano, baka nag-away sila, sinuntok ito. Ayan, meron siyang, ano yun, basag. Tapos yung dito, oh, hindi na ito makakabita ng ano, ng doorknob, din na siya makakabitan kasi sira na ito. Sira na yung ito. Ito. Sira na. Kaya, kailangan na talaga itong palitan. Ayan, oh, may butas. May butas. Kaya, kailangan palitan yung isang buong pinto. Ayan. Kaya talaga napaka-importante yung may advance na hinihingi. Ako, 2 months talaga yung hinihingi ko na advance kasi kulang pag isang buwan lang yung advance mo kasi pag ganito nga na mga damage na iiwan nila pag umaalis sila. Ayan. Papalitan na talaga yung ano. Ayan, dito naman. Ayan yung ano, okay naman dito, walang na basag na tiles yung sa CR, yung sa Anidoro lang. Ayan lang, tsaka hindi ko alam bakit bumaba yung ano ng ilaw. Ayan, nakadikit kasi yan, nakatornilyo yan noon. At tsaka ito, umano siya, ipapaayos ko na lang. Ayan lang yung ano dito, yung mga kailangan gawin dito sa ano, sa paupahan. Gaano ba kaimportante yung advance bago sila makapasok sa ating paupahan? Ako kasi 3 buwan ang hinihingi kong deposit, bali 2 buwan na advance at saka 1 buwan na deposit. Ngayon, yung 2 months advance, hindi ko yan pinapagamit. Hindi nila kailangan gamitin yan kasi katulad na nga niyan, pag aalis sila, kung anong na-damage nila, kadalasan hindi na talaga binabayaran yan. Ngayon, pag may advance sila, kung anong na-damage doon, pag nakwinta na yan kung anong mga na-damage doon, kung may sobra sila, yun ang ibinibigay ko. Ngayon sa akin, ang damage ng umalis na nangungupahan, medyo malaki-laki kasi kailangan bumili ng pinto ng CR at saka 2 doorknob at saka 2 ilaw. Yung pagpipintura kasi sa akin na yun, okay na yun. Tapos yung mga pinagpakuan nila yun, okay na yun kasi ano naman, di naman masyado malaki yung damage na yun. Tsaka magpapapintura talaga ako dahil nandun naman sa kasunduan namin na kada 4 taon papipinturahan ko yung aking paupahan. Ganun ang, nandun yun sa patakaran. Pero yung ano nga, yung 2 advance, hindi nila nakuha yun. Kaso nakagamit sila dun sa 2 buwan na advance na 10 araw. Kaya ibabawas natin yung 10 araw doon sa advance nila. Tapos bibili ako ng pinto at saka 2 doorknob at saka 2 ilaw. Kung may masusubra doon sa advance na yon, yun ang ibibigay ko sa kanila. Importante talaga yung advance na hindi natin ipagamit para kung ganito na nga naaalis sila, meron tayong kukunin para ipagawa sa mga na-damage nila. Ako naman kasi pagdating sa mga nadidili-dili sila, halimbawa ganyan, nandiyan pa sila nangungupahan, pag madili sila ng 2 linggo, okay lang sa akin yun. Pero pag aabotin ng 1 buwan, kinakausap ko talaga sila na hindi pwede yung ganun. Kasi kahit mabait ako sa kanila, pinapaliwanag ko sa kanila na hanap buhay kasi yan. Naintindihan naman nila ako. Ayan, sa mga nagpapaupa, siguro na intindihan nyo yung sitwasyon ko na ganito. Kaya maghahanap ako ng gagawa doon, yung magpipintura doon. Kasi walang available na mga gumagawa ngayon dito sa mga kapitbahay namin. Lahat sila may trabaho. Ganun po.
Ayan po, sa lahat po ng mga nanonood ng video ko, sa lahat po ng mga nag-subscribe sa channel ko, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Salamat po!